Mga katrops, welcome back sa aking channel, Sports Rock PH. At may pag-uusapan natin balitang, nabawasan na naman nga po ng player and championship lineup ng Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, kung ano na nga bang kalagay ng ni Walker sa free agency at sa Los Angeles Lakers. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, matapos nga pong manalo ng kampiyonato ang Denver Nuggets last season, ay sinabi na nga po ng kanilang head coach si Mike Malone na gusto nga po nilang gumawa ng bagong dinastiya sa loob ng NBA sa pamamagitan ng pagpapanatili nga po nila sa kanilang mahalagang manlalaro. Ang kaso lang mga katrops, medyo hindi rin naman nga po pumabor sa kanila ang mga nangyari sa unang dalawang araw ng free agency, gayong dalawang mahalagang player nga po agad ang nawala sa kanilang lineup dito. Una na nga po dyan ay si Bruce Brown na lumipat at pumirma na nga po ng kontrata sa Indiana Pacers ng 2-year, $45 million. Habang ang pangalawa naman nga pong player na umalis na sa lineup ng Denver Nuggets ay walang iba kundi si Jeff Green na pumirma na nga po ng 1-year, $6 million contract sa koponan ng Houston Rockets. Balik kahit man nga po mga katrops, gustuhin man ng Denver Nuggets na pabalikin ang kanilang mga player ay limitado lamang nga po ang kanilang kakayahan ngayon. Gayong hindi nga po nila kayang tapatan ng mga inaalok na malalaking kontrata ng ibang koponan sa kanilang mga manlalaro. Kaya wala nga po silang ibang choice kundi bitawan ng mga ito at maghanap na lamang ng mga bagong player sa loob ng free agency na papalit sa pwesto nila Bruce Brown at Jeff Green sa kanilang bench. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, kung ano nga bang kalagayan ni Lonnie Walker sa free agency at sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, meron na nga pong kabuang 13 players ng Lakers sa kanilang lineup at hindi nga po dito kasali ang kanilang player na si Lonnie Walker IV. Hanggang ngayon nga po mga katrops, ay hindi para naman nga po nila ito binibigyan ng bagong kontrata kahit meron pa silang dalawang bakanting pwesto sa kanilang koponan. Kaya nangangamoy na nga po na malaki na nga po ang chance na hindi na nga po nila ito pabalikin pa sa kanilang lineup, lalo pat isang center na lamang nga po ang tinatarget nga po nila makuha ngayong offseason. Isa pa, as of now nga po ay napakarami na nga pong nakuhang wingman ng Lakers sa free agency na kaparehong posisyon ni Lonnie Walker, kaya mukhang wala na nga po siyang makukuha pang role sa Los Angeles Lakers. Pero wag naman nga pong mag-alala mga fans dyan ni Lonnie Walker, gayong may mga teams para naman nga po ang interesado sa pagkuha sa kanyang serbisyo ngayong offseason, katulad na lamang ng New York Knicks, Dallas Mavericks at Cleveland Cavaliers kung saan posible nga pong makakuha siya dito ng at least $7 million. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.